physical, sa material, sa financial, hindi po nagkulang ang Panginoon. At nagpapasalamat din ako na kahit na halos yung nakaraan ay talagang marami nag-struggle, pero ang bride hindi po pinabayaan ng Panginoon. Sa lahat ng bagay. At salamat din sa pangungunang Panginoon sa lahat ng bagay na ginagawa natin ay gawin natin daw sa pangalan ng Panginoon at may kagalakan. Kaya iba talaga yung meron kang joy sa iyong paggawa sa Panginoon. Pagkatapos namin magtrabaho ni Pastor Brother Eric, talagang sagaran, no? Pero pag upo namin, dyan muna, ibang mangilaw yung Panginoon eh. Maya-maya, kwento-kwento lang muna, maya-maya mag-aaliw ang Panginoon. Pag-aliw ng Panginoon, talagang meron gustong iabot sa iyong Panginoon na at salamat siyang nag-aabot. At siya rin ang magpapaunawa habang ang mensahe ay gusto niyang makita mo, maunawaan mo, ma-reveal sa iyo. Salamat. Kapag ganun ang ginawa ng Diyos, walang katumbas. Pagod mo, wala yung pagod. Kahit yung priceless talaga. Meron siyang inabot na talagang akala mo, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Patuloy niya akong tinuturuan. Patuloy siyang nangungusap. At salamat. At siya rin ang nagpapaunawa. Maaring matagal mo na rin naririnig. Pero iba yung iabot sa iyo ng Panginoon, siya mismo. At ipaunawa niya, mangusap siya. Putok. Pagputok niya ng ganyan. Oh. Yung akala mo na ganun, bagamat, iba. Kasi mapapaano ka rin eh. Talagang napaka mahirap sabi, mali, tayong Diyos lang makakapagpaunawa. Hindi mo kayang ipaunawa. Pero ang Panginoon ay nag-aabot. Maaring si Pastor, matagal na siyang ginagamit at inaabot sa atin. Pero meron time talagang gusto niyang maabot mo talaga, personally. Kaya nung pumutok yun, ganun pala, no? Tapos kumisan, paano mo ngayon sasabihin yung mga ibang ganitong mga, ano, sa akala natin eh, may access ba si Satan? Mostly, alam natin, no? Sabi natin, no? First realm, wala na. Soul yun eh. Yung spirit realm tsaka body realm, sabi natin may access pa eh. Pero totally, wala na pong access. Wala siyang access maski sa spirit realm. Wala siya. Nasa inyo na lang yun kung gusto niyo siyang mag-access, pero wala siyang access. Wala siyang access. Ang ginagawa lang pala ni Satanas, hindi access. Blapping. Blapping lang pala yung nasa spirit realm. At kung na-blap ka, yun. Pero mali pala yung may access siya sa spirit realm. Wala po. Wala siyang access. It's a blap. Kaya salamat. At yung spirit, paano yung bindrik, nung nagpe-pelos kami yung bindrik yung spirit, kung ano ba talaga ang na-change. pag sinabi mong ang Diyos na lang, sana dumating din sa inyo yun. kahit sabihin ko ngayon, pero sana yabot din sa inyo ng Panginoon. Kasi yung ibang mga pananaw natin, narinig, at saka yung ganyan, kakaiba pala. Lalo na, ano ba talaga yung na-change? Napaka, kapag hindi mo nakuha, talagang maano ka, mawiwindang ka eh. Ano ba talaga na-change? Bagamat narinig natin, changing of the soul. Pero saan, ano yung soul? Ano yung wino-workout talaga ng Diyos sa tao? Ano ba talaga ang wino-workout? Yung bang soul? Sabi nga ni Pastor, yung soul, never na makikinig yun. Yung old soul, never. Sabi, hindi niya wino-workout yung soul.
Kasi yung soul mo, the real you, hindi yan eh, paano niya i-workout eh. Nandun yun eh, ang wino-workout niya, nabalutan lang yun. Ano yung nabalutan? Yung spirit na may nature na yun. Yun ang wino-workout niya ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Kaya puri ng Panginoon. Talagang ganun makikita talaga na salamat talaga. Pati yung joy. Ang joy ay iba sa joy at saka nagsasacrifice ka as offering. Iba yung joy. Kasi yung pag nagsacrifice ka, para bang meron kang na-expect sacrifice yun eh. Pero hindi, gagawin mo yan with joy. Hindi with... sacrifice eh. Sacrifice para bang meron kang nintay na ano eh. Pero gawin mo yan, ano man yan, with joy. Kaya salamat sa Diyos. God bless you po. Gusto ko rin magpatuto sa Panginoon. Pasalamat ako ngayong year-end service. No? Salamat sa Panginoon. At totoo nga, hindi ko mapigilan na magpatutuo na sa dalawang araw naming paggawa dito, ang saya-saya. Tapos, unang araw, yun yung message, yung three realms. Talagang nakakaganap talaga yung pangunawa dun sa three realms. And I believe, Brother June, ba't nakablo ka rin? I believe, yun nga sabi ni Brother Marvin, ano, it's unspeakable really. Unspeakable. Hindi ko maipaliwanag, pero sariwang-sariwa pa rin yung, ano, yung soul doctrine. Lalong naging malinaw yung soul doctrine. The three realms, napakahalaga. Kaya nabanggit ko, habang nung pumutok yun, sabi ko, si Brother Branham ay isang example eh. Kaya nag-manifest yung ano ng third pool sa kanya. Kasi nag-agree yung realms, yung husband at saka yung wife, spirit realm. Walang magawa yung house niya, kundi sumunod. Walang magawa. So, that's the key, I think, sabi ko, tama. So enjoy kami doon. Tapos habang natatapos, masaya eh. Ang kagandahan, tuwing matatapos, may message sa dulo. Bago kami umuwi, cool down. Pero ang init ng cool down namin. Ang saya eh. Cool down dapat eh, pero ang init eh. Alos ayaw namin umuwi. Pangalawang araw, ganun din. Simple lang, pero tumpak. Usually, we always say, lagi natin sinasabi. Alam, ang mga salita ng Panginoon ay mayaman at makatotohanan talaga. Gusto niya talaga mag-manifest. Hindi sapat na masaya lang tayo kasi maganda sa pandinig. Masarap talaga pag na personal mong na-witness. Obedience is better than sacrifice. Pero yung obedience na yun, pinalitan ng joy. Joy is better than sacrifice. Kung ang paglilingkod ay sakripisyo lang, kapos. Kaya kahit anuman ginagawa, anumang hirap, kapag joy yan, wala kang hinihintay na kapalit o wala kang hinihintay na ano paman sa Panginoon kasi tinanggap mo na siya. Kaya pala joy ang paglilingkod. We're blessed. God bless po. Praise God. Sandali lang. Sandali. Alam ko, masaya kayo lahat eh. Dahil, makita ko lang kayo. Masayang-masaya ng puso ko eh. Sandali lang, brother. Ito yung sinasabi nilang sobrang saya. Sobrang saya ito. Praise God. Alam niyo mga kapatid, lubusan ang aking pasasalamat na ang Panginoon ay binigyan ako. Ito personal
personal kong experience eh. Hindi ko sasabihin binigyan tayo, basta ako. Kasi baka magkaiba yung unawa natin. Pero yung personal kong ano, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Linagay niya ako sa dakong ito. Alam ko ang Panginoon hindi nagkamali. Dahil nagsugo siya sa akin ng mga manggagawa na ang tanging dala-dala niya ay pure word of God without any doubt. Alam niyo mga kapatid, kung titingnan ninyo o na-observe ninyo ang buhay ko, siguro ang iba sa inyo, kung ganito ang ano, baka hindi na ninyo makita dito. Ang ibig sabihin mga kapatid, kaya lubos ang kagalakan ko, kung kailan ako linagyan ng ganitong kapagsubukan ng Panginoon, lalo ako tumibay. Hindi ako nagkaroon ng doubts, inalis ko. Sa totoo lang mga kapatid, noon, pag may nababasa akong hindi maganda sa Facebook, nagagalit ako, may pumasok sa kaisipan ko. Sabi, nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nung may expose si Judas, walang sinabi ang Panginoon na bakit mo ginawa yan. Ang sinabi niya, gawin mong madali yan. So short, hindi nagpaliwanag ang Panginoong Jesus. Bakit ako nagagalit ako? So kailangan praise God. Sandali lang mga kapatid. It is this. Sa mga kapatid, dahil sa naririnig ko sa pulpito na ayag sa akin, sa atin, na kung ano ang kay Kristo ay binuhos lahat sa akin. Bakit nagagalit ako sa mga Judas, kay Satanas, samantalang ang Panginoon, sige, ayan mo, gawin mo ng madali yan. So, in short, mga kapatid, inalis ng Panginoon sa akin yon. Kung ang sabihin mo, go ahead. Kung yan ang unawa mo, go ahead. No problem. Isa lang ang sasabihin ko sa inyo, kako. Isa lang. Sa mga kapatid ko, sinabi ko ito. Pakinggan lang ninyo ang sasabihin ko. Kung ayaw ninyo, pakinggan lang. Hindi ko sinasabing tanggapin nyo. Pakinggan lang ninyo. Pasinin ninyo kako. Nagiginig ako. Excited eh. Excited. Pansinin nyo kako. Ako may nararamdaman kapag subukan. Bakit meron tayong kuya? Meron matanda sa atin. Bakit ako ang tinatawagan nyo para mag-mediate? Isipin na lang ninyo yun. Ngayon, tinatawagan nyo ako pagkatapos hindi kayo maniniwala. Tandaan ninyo, mga kapatid, pag nagtanong ko kay Pastor o nagtanong kayo sa akin at hindi kayo naniwala, huwag na kayo magtanong. Kung magtanong kayo at may sarili na kayo sagot, wag na. Hindi Christian way yon. Tandaan natin mga kapatid. Yun, isa lang. Oh, praise God. Praise God. Meron pa mga kapatid. Nung COVID, sabi ni Pastor,
Dahil nandito tayo kaya mag-alala tayo. But we are rest. Magtiwala lang tayo. Because tayo yung manifestation ni Kristo dito sa lupa. Pagkatapos, mag-alala ka. Yun pumasok sa first week ng COVID sa akin. Pagkatapos yung anak ko na COVID, mag-asawa. CIB. Pagkatapos yung asa. Asawa ng bunso namin, namatay. Namatay. Kuya, kanya, tulungan mo ko. Anong tutulong mo? Tapos, masok yung preaching dito. Sabi ko, bakit ako matakot? Ako yung naglalakad dito sa mundo. Pinutang ko, kapatid ko. Pinutang ko. Sabi ko, hindi ko natandaan. Yung daddy mo pala ako, namatay ganto-ganto. Huwag kayo magpaupong ganyan. Pagkatapos, sabi ko, yung mga bata, alisin ninyo. Saka malis na ako. Alam niyo, sa dami ng pumunta doon, isa walang nag-COVID. Na COVID. Naniwala sila sa akin. Huwag kayong mag-ano. Nagbigay ako alcohol. Walang bata. Sige. Tapos umalis na ako. Hindi ko tinanong yung kapatid ko kung nagkaroon pa ng yung sundalo ba linalagyan ng bandila. Pagkatapos magmamatsa. Tapos doon, Lynn, anong balita? Hindi, nang balita. Itang sinabi mo ko, yung sinabi mo ko, ginawa namin. May problema ba? Wala, kuya. Di ba sinabi ko sa iyo? Pagkatapos, yung anak ko, pati yung asawa niya, na COVID. Yung pinapasukan na trabaho ni IB, isa sa ospital, hindi yung para sa mga matatandang matanda ka, dadaling ka doon, haalaga kang nurse, hindi. Isa sa mga sikat na ospital sa London, kinuha siya, dinala yung mag-asawa, dinala. Sabi, IB, puta ng Mika injection kanya na ako. Magpa-injection kayo, puta, ma-COVID kayo. Na-COVID na pala. Hindi sinasabi sa akin. Magpa-injection kayo. Kasi ang injection, wala naman masama sa injection. Mag-ano lang ng antibodies. Sabi niya, sige daddy, pumasok kang ano ngayon. Tinawagan siya, number one siyang na-injection ng antibodies. Pagka-injection niya, kinabukasan may headline, may bagong virus. Virus, alam niyo kung ano sinasabi ng ano ko ngayon? Dati-dati, ang hospital nila walang laman na COVID. Ngayon, punong-puno yung ICU nila. Sabi ko, tingnan mo IB ka ako. Sinabi ko sa'yo, magpa-injection ka. Magpa-vaccine ka. O ngayon, daddy ka niya. Kaya ngayon mga kapatid, ang sinasabi ko, ang gusto kong putusin, huwag tayong mangamba. O hindi ako nangangamba na ang COVID na yan ay isang kasama sa birth pain. Kaya nangyari yan. Ayon sa naririnig ko sa preaching ng ating pastor at mga elder, yan ay para sa bride. May magbibigay ako ng halimbawa. Nung Old Testament, nung ayaw paalisin ang mga Diyos ni Paro, diba nagkaroon ng plague? Yung plague. Yan. Ayaw nila palisin. Plague.
Ang ibig sabihin, ngayon, ang nararanasan ng tao yan, plague yan. Para, kaya lang hindi na, para tayo, hindi matakot, para tayo umalis na. Kaya lang hindi na gaano ngayon na ang plague yan, kasi nandito pa lang tayo. Nandito pa tayo, hindi ayan ng Diyos na masaktan ng bride. Kaya ako, very, very sure ako. Very, very sure ako by faith. The faith of Christ is in me. Very, very sure ako na hindi ako iiga na katulad ng sinasabi ko na magpantay ang pako. At saka kinlim ko ang lahat ng pangako ng Diyos. Gagampanin ko. Tatanggapin ko. Subalit ako mag-alala dahil kapag ang Diyos na nasa, magugutom ba ang Diyos? Aba, magkakasakit ba ang Diyos? Kaya nga, mga kapatid, hindi ko nasa, hindi na ninyo narinig sa akin, ako'y may sakit sa puso. Hindi. May pinaglalabanan ako. Dahil yung sakit na yan, kinuha na ng Diyos. Dinala na sa Kalbari. Pagkatapos, sasabihin ko, tatanggapin ko, ganito, ganito. Ah, wala. Wala yung faith of Christ. Wala. Dahil kung nasa akin ang faith of Christ, tinubos na yun eh. Kasama na yun eh. So, itong mga ganito, isa lang sa mga ganito ang pinasasalamatan ko na kasama ko kayo sa church na ito. Alam ko, before the foundation of the world, nandito ako, kasama niyo ako. Hindi tayo iwanan ng Diyos. Hindi tayo maghiwa-iwalay, mga kapatid. Sasalubungan natin ang masayang-masayang Panginoon. Hindi tayo iiga. Tandaan ninyo, mga kapatid, kung noon sinasabi ko sa inyo, i-prepare mo na, nagpe-prepare na ako kung ano-ano. Tumatawa pa kayo noon. Pati sa La Pieta, pumunta na ako. Kung gusto nyo, bubuhatin ko ngayon. Malakas na malakas ka ako ngayon eh. Kaya lang, talaga yung katawan na ito, sabi nga ng ating Panginoon, ng ating prophet, basta nandito ka pa, talagang makigibaka tayo. Yan ay nakigibaka ako. Ngayon, kapag hindi ninyo na-overcome si Brother Offering, mag-isip-isip kayo. God bless you. Thank you, Lord. Amen. Salamat sa Panginoon. Isang kagalakan mula sa ating kapatid. Kasi po hindi basta-basta yung kanyang karanasan, no? At sa aking mga pagre-research, hindi po common yung 5 bypass. Hindi po common 'yon. Kadalasan lang mga isa, dalawa, pero yung 5 madalang 'yon, no? But anyway, si Brother Offering ay alive and kicking. na 'yun ang desire ng kanyang heart. And sabi nga ng prophet, if your heart is right, then God will give that desire. Amen. At ako ay confident na kung ano yung nasa heart niya ay gagawin ng Panginoon, sapagkat yun naman ang kanyang pangako sa atin. Ang kagandaan lang nito, mga kapatid, isang taon na naman ang mapipitas. We are again 1 year closer to the body change.
Amen. At kakaiba na, mga kapatid, yung flow ng Panginoon sa pagkikipag-ugnayan niya, not just the pastor. Kaya nga sabi ko, the pastor is signing off. I believe it's individual. Amen. Kaya all things work together for good. Naging maayos na yung ilaw natin. Salamat sa mga kapatiran na nilagyan ng burden sa kanilang hearts. Unti-unti, yung hagdanan na naman natin, kulang na lang ay yung magmamarcha. Ewan ko kung si Brother Joed na nga, nasan na ba siya? Anyway, salamat sa Panginoon at higit sa lahat yung mensahe na patuloy niyang ipinagkakaloob. At yun ang reason kung bakit tayo ay, sabi nga ni Brother Offering, sa kabila ng mga may pinagdadaanan, ay nandyan pa rin yung kagalakan sa ating mga puso. At having said that, siguro next year we will talk about more deeper on the three realms. Amen. Dahil talagang kailangan natin maintindihan because this is about individual experiences. Amen. I believe it's the key to the body change. Kasi once na yung realms na yan and the control tower is the soul realm. And that's the real you. That's eternal to begin with. That's the germ. That's the spot of eternal life. Pero wag niyong ihiwalay yung spirit. And I believe with all my heart, hindi lahat ng isinilang dito ay merong spirit the same as your spirit. Because that spirit is longing, is crying for her real mate. At nung dumating yung real mate, which is the soul, you are solid to the Word. You are solid to God. Di ba, mga batid? At for sure, ikaw ay masaya na naglilingkod sa Panginoon. And then one day, this body, kasi itong body, case lang yan, casing lang yan. But the real you is yung nasa loob. Ito ay case lang, case, casing. Any moment from now, it will be changed. So salamat sa Panginoon at huling service natin ngayong taon, 2020. At marami ang ipinakita sa atin ng ating Panginoon. And I believe with this changing of the year, ay marami tayong natutunan at mas malinaw ngayon ang ating pagtingin sa mga bagay na nangyayari, no? Hindi na yung mga panglabas na nangyayari. Alam ng lahat 'yan, yung plagues, yung one world government, alam ng lahat na 'yan. But merong isang bagay na hindi nila nalalaman dahil ito ay exclusively lamang na ang bride ang nakakaalam. At tinawag yan na hidden mystery. And sa hapon na ito, mga batid, last Sunday, I talk about the real revival or yung bride's revival. At tignan natin, mga kapatid, this is again my first time to touch about it, but it's in the Word. Dahil sa time ng Wells, 1904 and 1905, nagkaroon ng great revival sa Wales. And then the following year, nagkaroon ng tinatawag na outpouring ng Holy Spirit sa Azusa Street with the Black Brothers, Negro Brothers, at nagkaroon uli ng revival. And then Brother Branham said, that's a real revival. And then one day he said, that's not
the real revival. Amen. That's not yet. The real revival. That's not yet the bride's revival. So si Brother Branham ay mayroon siyang tinutukoy na isang bagay na real na revival. And the Lord help us para makita natin ang bagay na ito. Now I want to read Acts chapter 2, 1 and 4. Mostly, mga kapatid, ito ang nagiging binabalikan natin na pattern. Right? But later on, we will find out itong nangyari na revival in this day is only of its kind. Right? Tahimik tayo. Makikita natin mga kapatid as we go. Now, sa Acts chapter 2, 1 and 4. And when the day of Pentecost was fully come, they were all in one accord, in one place. And suddenly, there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues, like as it of fire. And it set upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So merong sound. Sound from heaven as of a rushing mighty wind. Yun ang kanilang narinig. And then, yun ang kanilang na-experience. Amen. Without a doubt, mga kabatid, yun ang nag-feel sa kanila ng Holy Ghost. Now, Revelation 10, verse 7. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he had declared to his servants, the prophets. So we will talk about bride's revival. So nag-start ang revival ng bride sa day of Pentecost. Right? Nagkaroon ng tinatawag na rushing mighty wind from heaven. May sound yun literal. Right? At sila ay napuspos ng banal na Espiritu Santo. And what happened next? Itong mga alagad na dati takot, naging matapang. Right? Dati, mga kabatid, sila ay natatakot sa persecution. Amen. Pero suddenly, they were so bold enough na bumaba mula sa upper room with a power. Right? Nagbago lahat eh. Di ba, mga kabatid? Remember Peter, ang dami niyang shortcomings. Siya yung masyadong emotional. Di ba? 3 times niyang dininay si Lord. Sinabihan na nga siya ni Lord na huwag gawin yung tabak na pang-depensa. Ginamit pa rin niya. Right? But, naging bold si Peter. Amen? Pagbaba niya, merong, along the way, may nakita siyang nasa kot. Di ba? Nasa higaan. Right? Na namamalimos. Anong hinihingi? Hindi man uso nun ng mga pera na silver o gold. Depende. Binibigay sa kanila yung namamalimos. Anong sabi ni Peter? And then, isa sa mga alagad. Look on us. Right? Basahin niyo sa scripture. Look on us. Silver and gold I have none. Pilak o ginto wala ako. Ngunit sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. Right? Tumayo. Right? Tumayo yung nandun sa
tabing daan na namamalimos. And everybody now, amen, is looking for that experience. Right? Marami ngayon mga tao nakatingin na yun yung tinatawag na Bride's Revival. Amen. But, merong kakaiba na binigay ng Panginoon in this last day. Right? Kasi kung yun ang basis ng revival, hanggang ngayon wala pa tayong revival. Right? Bakit? Sarili nga nating mga karamdaman, hindi natin masaway. Kung yun ang gagawin nating basis, mga kapatid, amen, but salamat sa Panginoon, may higher. I'm not saying, mga kapatid, na nawala yung power because dapat nga meron tayong authority to cast out sickness. Diba, mga kapatid? Bakit? Yan ay templo ng Diyos. Pero merong mas higit as we are approaching for that time na magkakaroon ng body change. Brother Branham said, as long as you are in this flesh, you are in trouble. But salamat sa Panginoon. Amen. Hindi na magtatagal. Isang taon na naman ang napilas patungo sa hinihintay nating pagbabago ng katawan. Now, so yan ang dito ngayon sa end time, yan ang hinahanap na revival. But where is that bride's revival? Amen. Sa time ng prophet, mga batid, meron siyang kinuwento about what happened dun sa Wales, and that is part of England. Nagkaroon ng revival doon. Grabe yung ano, yung fire, parang fire na nag-spread bago tumawid yan ng California. Because Azusa Street, yung nag-start ng Pentecostal Age ay sa Azusa Street. O doon yung Negro Brothers dinatna ng Holy Ghost, and then they begin to spoke in tongues. Pero bago yun, may nauna. I was looking kung anong time yun, yung Wales Revival, 1904 to 1905. So, almost magkakadikit, mga kapatid. Grabe po yun, yung revival na tinawag na yan. Amen. And some ministers from United States nag-travel pa from US to England, to Wales, para gusto nilang malaman ano ba yung revival na yon. Let us see. One time when they had the Wales revival going on, there was some dignitaries from the United States. Kasi ganun yung tao at that time. Diba, mga kapatid? They are waiting for that great revival. Oh, kasi matagal na wala yan eh. Dahil nagkaroon ng tinatawag na church ages. Sa Ephesians, nawala yung first love ng mga believers. Yung Holy Ghost na nagpapatnubay sa kanila sa Alpha Age, umakyat. Right? Sabi ng prophet, because the people begin to organize. So ganun pa man, nagbigay din ang Panginoon ng provision, and that's the seven spirits. Or we call it anointing from God, na ito ay divided into four. Amen. Ano yon? Lion, yung calf, face of a man, and then the flying eagle. Prinubayad ng Panginoon yan sa seven church ages. Diba, mga kapatid? Amen. And then, unti-unti nawawala yon hanggang sa pumasok yung tinatawag na dark ages. So lahat ay nag-aabang, lahat ay nag-expect for a revival. Amen.
hanggang sa nagsimula yung Reformation from Luther, Wesley, and then the other minister, sina Knox, sila Calvin, all of them, amen, hanggang sa umabot sa tinatawag na Pentecostal Age. Pero bago Pentecostal Age, ito muna yung nagsimulang pumutok. Amen. Kasi ito ay London. Ang revival o ang hotspot, ang center stage at that time ay London, English Channel. Kasi yung message nag-travel like the sun. East, Jerusalem, and then Germany, and then Germany, England, and then from England, United States. Ang spotlight, ang tutok ngayon ng araw ay nasa Pacific. Right? Sabi ng prophet, after ng Amerika, ang spotlight, mga kapatid, I will say, yung tutok ng araw ay nasa Pacific. Brother Branham said that. At salamat, kasama yung Pilipinas. Pagkatapos dito sa atin, balik na sa East. Amen. Sa ang East, ibabalik na yung biyaya sa Hudyo. Amen. At bago mangyari yon, ano yung in-expect natin? Aalis tayo. Di ba mga kabadid? Aalis tayo. Kaya napakaganda yung ganung declaration. Amen. Na kasama ako sa mga iilan na dadatnan na buhay na hindi makaranas ng physical na kamatayan. Hallelujah. So ano nangyari? Some of these great doctors of divinity went over to Wales to find out where and what all this was about. Ganun kasi sila, mga kapatid, mayroon silang expectation from their heart to find out where and what all this was about. So they had their turnaround collars and their plug hats, and they was walking down the street. Nag-iimbestiga sila about yung Wales Revival. Foremost at the time. And here come a little cop along, whirling his little old BT Billy Club in his hand. Winawasiwas yung police. At pumipito. Yung pito niya may tugtog. Diba mga patid? Down at the cross where my Savior died. Masaya-masaya yung cop, yung police. So ang sabi ng mga dignitaries nito, yung mga Doctor of Divinity, sabi, so they said, this seems to be a religious man. Well, go ask him. E religious ito. Yun nga ang pagtanungan natin. Tama-tama, police nga din. And they said, Mister, said, yes sir. He said, we are from the United States. We're a delegation. We come over here to investigate the Wales Revival. So-called, we are doctors of divinity. Grabe, no? Buti na lang walang doctor of dito. Amen. And we're here to look it over. He said, we want to know where the revival is. Nasaan ba yung revival dito? Tinanong yung police. And where it's held? Saan ba? Saan ba lugar dito? Dinadaos yung revival. Anong sagot ng police? He said, sir, you have arrived. Dumating na kayo, sir. I am the Wales Revival. Ang tamang mga kabadid. I am the Wales Revival. Ang hinahanap nila yung place. Sabi ng police, ako. Kung diretsahang salita, ako yung hinahanap nyo. Amen. The Wales Revival is in me. Here is where it's at. Nandito ngayon sa akin ang Wales Revival. Gulantang ngayon yung mga Doctors of Divinity. Remember, that was 1904. And it also happened sa time ni Lord, or rather, sa day of Pentecost. Dumating yung sound from heaven. Amen. Merong wind, rushing mighty wind, may sound, at sila ay finilled ng Holy Ghost. Right? Sa Wales Revival,
doon sa Azusa Street, na-receive din nila yung Holy Ghost. Amen. Si Brother Banham at that time, mga kapatid, from Methodist minister, na-convert sa Pentecost because of this revival. Right? Amen. At akala ng prophet, yun na rin yun. Akala niya, yun na yung revival. Yung mga tao masasaya, nag-speak in tongues. And then one day, sa sobrang mangha niya, mga kabatid, merong nag-speak in tongues and other minister nag-interpret, vice versa. And because of the discernment, mga kabatid, nakita niya, yung isa, genuine. Yung isa, hypocrite. Right? So sabi niya, what happened? Lahat naman sila, revival! Right? Doon na nagsimula, mga kabatid, na mag-isip ang prophet. What is really the bride's revival? Nasusundan niyo, mga kabatid? Nandun na yung grabing, may sakit, isang rebuke lang gumagaling. Right? Because naranasan din niya ng prophet. Di ba, mga kapatid? Talagang pumipila yung mga tao. Minsan nauubusan siya ng lakas. Amen. Sa dami o sa nababawas sa kanya na virtue. Hanggang siya nagpapahinga siya sa pulpit. And then one day, ito ang sinabi niya. Hallelujah. Glory to God. At ito dapat na makita rin ng marami dito sa end time. Kasi ang hinahanap ng end time na revival, mga kapatid, ay gawin natin kung anong ginawa nila sa Day of Pentecost. Gawin natin ang ginawa ng prophet sa Pentecostal age. May sakit, gumaling, ma-discern mo yung heart ng tao. But remember, that's just the first pull and the second pull. Again, hindi po yan nawala, mga kapatid. Pero mas may higit na binigay ng Diyos sa atin. Hallelujah! Glory to God! Now, sabi niya, mga kapatid, what's the reason today that the revivals that we're supposed to have, we have denominational revivals? Oh. Opening na ng seals, mga kabatid. Nakita na ng prophet ang tinatawag na new thing. Nakita na ng prophet ang greater thing. Nakita na ng prophet ang real bride's revival. Amen. Anong sabi niya, mga kapatid? That's what's the reason today that the revivals that we're supposed to have, we have denominational revivals. We haven't had a real stirring. 1963, samantalang ang prophet nag-enjoy siya, 1950s, nag-enjoy siya 1960s sa revival, and then suddenly said, wala pa pala ang tunay na bride's revival. Hallelujah! I believe nasusundan na ninyo, mga kapatid. Anong sabi niya? We haven't had a real stirring. No, 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 sir. Ang daming no. Bakit, mga kapatid, unti-unti nang na-unfold sa prophet ang real thing? Amen. Don't think we got revivals. Samantalang lumipas na ang Wells Revival, lumipas na ang Azusa Street, pero sabi niya, wala pa pala. Amen. Wala pa. Don't think we got revivals.
at that time, mga kapatid ko, si Brother Banham, habang binubuksan yung selyo, siya lang ang nakakalam. Ang Branham Tabernacle na discern ng prophet, hindi na makasabay. Ano ang admonition ng prophet sa Branham Tabernacle? You cannot get this. Just go to church, do your duties, stay humble, but you cannot get this. And there is nothing in this world for you to know it. Branham Tabernacle. What happened? Oh, alam naman natin nangyari sa Branham Tabernacle. Playing tapes. Right? Nag-play na lang sila ng tape. Bakit, mga kabadid, hindi nga nila nakita yung real revival? Pero hindi natin questionin yun, mga kabadid. They are doing their part. Amen? Sila ay sanction ng prophet. Amen? But we are so blessed. Hallelujah! Don't think we got revivals. We haven't. Wala pa. Ang prophet, ito na ang sinasalita niya, opening the seals. Amen. They've got millions and millions and millions of church members, but not a revival nowhere. No, no. Tao lang dumadami. Maraming na-attract sa revival, maraming na-attract sa first pool healing, maraming na-attract sa miracles, maraming na-attract sa discernment. Pero mga kapatid, hindi pala yun ang real bride's revival. Kasunod niya, mga kapatid, the bride has not had a revival yet. At the time, but now it's different. Iba na ngayon, mga kapatid. Because we got it. There's been no revival there. Anong sabi? No manifestation of God to steer the bride yet. Ang tunay na revival ay God in flesh. Amen. Di ba, mga kapatid? E paano sa Day of Pentecost? Yun ay pasimula. Yun ay sowing. Yun ay pagtatanim. Right? Nandun si Peter sumisigaw, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of the sins and you shall give the Holy, you shall receive the gift of the Holy Ghost. Right? That was sowing. Sowing the seed. That was planting. But now, it's different. It's the day for harvest. Amen. Anong mas masaya? Planting, harvesting. Amen. Planting, grabing sakripwisyo yan. May araro, mayroong ano, magtanim ay di biro. Kinakanta ba yan? Talagang work, work, work. You have to work, work, work. Pagkatapos niyan, amen, abono, spray, ang dami. Pero pagdating ng harvest, mga kabatid, pagod din mag-harvest. Nakakapagod din, pero masaya. Amen. And I will tell you, saints, yung reapers, which are the angels, amen, tapos na ang harvest. Brother Branham said, hinihiwalay na nga yung husk dun sa wheat. Amen. Di ba, mga kapatid? Na-harvest na, hinihiwalay na lang yung husk. Hindi po yung paniranda mo ang hinihiwalay ngayon. Matagal nang iwalay yan. Ang inihiwalay ngayon ay hast. Ang inihiwalay ngayon, ipa. Amen. At pag tinahip na ganyan, yung ipa, lumilipad, walang laman.
Hallelujah. Pero yung laman, saan bagsak? Doon sa Bilao. Nananatili sa Bilao. Pero yung mga walang laman, talsik. Amen. Pero may revival. Pero hindi nga lang genuine revival. Bakit? Ang mag-steer sa bride ay manifestation of God. At that time, sabi niya, we're looking for it. It will take those 7 unknown thunders. Amen. Back there to wake her up again. Before the seals, meron bang thunders? Wala. Hanggang ngayon, pinagtatalunan ano yung thunders. May 7 thunders, 7 men, 7 tao pupunta. Amen. Right? Alam nyo ba kung ano yung 7 thunders? It's the complete God. 7 is the completion. Perfect, complete word of God. Amen. Na ni-reveal in this day. Hallelujah. He will send it. He promised it. Amen. Now, she was dead. Eh, grabe yung description ng prophet sa bride at that time. Pero meron ng revival. Amen. So mga kapatid, ang manifestation ng Diyos ang magbibigay sa kanya ng steering. Magbibigay sa kanya, mga kapatid, amen, ng pagkabuhay. Right? So sabi niya rito, mga kapatid, what happened? The word that fell on the day of Pentecost will not work this day. Marami nang matitiso dyan, Brother Edgar. The word that fell on the day of Pentecost will not work this day. Bakit? Sa ating time, yan na yung nirestore. Yan na yung lost things na binabalik. Yan na yung written word. Right? Pero salamat sa Panginoon, meron tinatawag na hidden things. Right? Amen. Yun ay lost things. Yung day of Pentecost, pero may hidden things. Amen. Yung day of Pentecost, written word. Pero meron tayo ngayon, unwritten word. Sa day of Pentecost, they have the mechanics, of course, the dynamics. Pero right now, we have the complete mechanics and dynamics. Bakit po? Nabuksan nga po yung selyo eh. Ni-reveal ng Panginoon ang hiwaga. Kaya nga dun sa Revelation chapter 10, nabasa natin, hindi na a sound from heaven of the rising mighty wind, kundi sound. Amen. And what is that sound? The revealing of the mystery. Right? Amen. Hindi na rising mighty wind, sound of the rising mighty wind, but in the day of the voice of the 7 angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. Amen. At yung mystery of God na finished na yan, yun ang tunay na nagbigay ng God's or bride's revival. Right? Amen. So nakita na natin ngayon. So sabi niya, it's clear. The word that fell on the day of Pentecost will not work this day. Lost things. Amen. Di ba mga patid? Yan ay former rain. Pero in this day, former rain and latter rain, ang parehos binuhos. Lost things and the hidden things. Yung written word and the unwritten word ni-reveal ngayon sa atin in this day. At yun ang nagbigay ng tunay na bride's revival. Amen. No, sir, that was for Pentecost. This is for the bride going home of the bride. Amen. Uwian na nga po eh, mga kapatid eh. Hindi po pagsisimula. Uwian na.
This is for the bride, going home of the bride. We got something different. The Pentecostals represented that. So yung Pentecostal age, yun yung duplication ng Day of Pentecost. Right? Restoration of right baptism. Restoration of the gifts. Kaya nga sa time na yan, in Jesus' name, galing agad. Because yung Day of Pentecostal age was the representation of the Day of Pentecost. Nandyan ba yung Holy Ghost? Aba, nandyan yung Holy Ghost. Amen. Ilang beses yung patay na buhay sa ministry ng prophet? 7 times before the seals were opened. Bata, mga pati, dineclare ng clinic, patay na. Before the seals were opened. That was, mga kapatid, the representation of the Day of Pentecost. But we have different. Nasundan nyo na, mga kapatid? Kaya tinawag yan na Day or Pentecostal Age because it was the representation of the Day of Pentecost. Amen. The Pentecostals represented that again. But again, we are in the Bride Age. No more than the word of Noah would work in the days of Moses. No more than Moses' law would have worked in the time of Paul here. He tried to tell them, you are dead to that and you cannot have that. Kaya kung ang message natin, mga kabadid, repent and be baptized, every one of you. Diba, mga kabadid, message natin, lay mo yung hands mo. And nakita natin, hindi na nga inilay yung hands eh. Because that's Jewish tradition. Just speak the word. So nakita nyo yung difference? It's the manifestation of God, mga kapatid, in this day. And that's the real Bride's Revival. Hallelujah. Glory to God. Now, another quote. What if Moses would have come? Would brought Noah's message? We'll build an ark and float down the Nile. It wouldn't have worked. Eh, mas malalaki na yung barko ngayon. At saka hindi naman ulan ang ibubuhos dito ng Panginoon. Fire and brimstone. And neither would Jesus' message have ever worked on Moses. And neither will Wesley's message ever work in Luther, or Luther's message, vice versa. And today, our last great reformation was Pentecost. Amen. Ang pinakahuli na dakilang pagsasauli ay Pentecost. Diba, mga kapatid? Yung Day of Pentecost, ang pagsasauli niya ay Pentecostal Age. Right? Sinabi niya, hindi naman ako nagsabi. Our last great reformation was Pentecost. And today, we're moving from that. Umaalis na tayo doon, sabi ng prophet. Pero in this message, mga kapatid, I confused. Gusto nilang makita yung Day of Pentecost. Nangyari na pala yan sa Pentecostal age. But we have a better thing. We have now the real Great Bride's Revival. And the day and the Pentecostal message won't mix with this because it's another day. It's all the Word of God. Anong sabi? Hindi na po pwede. It's all the Word of God. Amen. Bakit po, mga kapatid? Anong difference? The same Holy Spirit nandun sa Day of Pentecost, the same Holy Spirit ang narito, huwag niyo pong isipin magkaiba. Iisang Holy Spirit, ang pagkakaiba lang in this day, binuksan yung 7 seals at inireveal yung mystery.
Di ba mga kapatid, meron bang selyo nabuksan sa Day of Pentecost? Wala. Nabuksan yung tinatawag na book sealed with seven seals in this day. Kaya nga lahat sila nakatingin ngayon dito eh. Sina Paul nakatingin dito, sila Peter nakatingin, sila lahat dito mga kapatid. They are depending on us, the prophet said. They are depending on the real bride's revival. Hallelujah. Nakatingin sila lahat dito mga kapatid. Amen. And they are cheering up. That's right. That's nothing but the truth. Preach it. Preach it. Because why? With that word, you say amen. With that word, they will be in one of these days be resurrected. Because why we are now in this head part. Hallelujah. Like the feet, arms coming up, it's forming a bride for the rapture. Don't displace them people back there. Huwag niyo pong i-displace. Kasama pa rin naman natin sila. They live to their message. All of them will come out. Was in the bride. Pero ngayon in this day, mga kapatid, a last day bride na naka-receive ng real revival. Amen. So ang revival, real revival, hindi yung Pentecostal age. Yung Day of Pentecost at taka Pentecostal age, yun yung pareho. Pero iba ngayon sa ating time. And I say that there is a elected church. Somewhere in this world. Siyempre, kasama na po yung angeles. That's pulling out. And set aside from those things. Partiality, umalis na tayo doon. Sistema, umalis na tayo doon. Mga organization, umalis na tayo doon, mga kapatid. Amen. Bakit? Pag hindi tayo umalis doon, hindi makapanguna ang Panginoon. Gusto ng Panginoon, ang bride ay malaya. Para ang bride ay mapangunahan niya. Kasi kung ang bride ay nasa sistema, hindi makapanguna ang Panginoon. Hindi makapagpahayag ang Panginoon. Hindi niya mapamunuan ang kanyang bride. And we are so thankful we are now free. Hallelujah. Glory. Set aside from those things and the manifestation of God has attracted, hallelujah, its attention. Wala nang ibang naka-attract sa bride kundi yung manifestation ng Diyos in this day. Oh, hallelujah. Hindi po yung Pentecostal age. You have to work. You have to do. You have to speak in tongues. You have to do this, to do this, to do this. But now, it's all love. It's all grace. Hindi po yung speak in tongues. Diba mga kapatid? Amen. Kung speak in tongues lang mga kapatid, yung sinakyan ni Balaam, nag-speak in tongues. Mule. Diba mga kapatid? Nagsalita yung mule. Hindi man nagsasalita yon. Sabi ng prophet, yung mule nag-speak in tongues. Right? Pero salamat sa Diyos. Amen. Yung nag-utos, nag-anoint dun sa mule na mag-speak in tongues nandito ngayon sa ating time. Hindi speak in tongues na hindi sigurado. Nag-speak in tongues tayo nga sigurado mga kapatid. Naiintindihan, nauunawaan natin. Pero mga kapatid ko, tayo lang nagagaunawa. Kaya sa iba, speak in tongues. Bakit hindi nila maintindihan? Pero tayo mga kapatid, amen, sa biyaya ng Panginoon, lumipas na naman ang isang taon, nagkakaintindihan po tayo. Alam natin ang ating pinagsasabi. Alam natin ang ating pinag-uusapan. Hallelujah. Pero dalhin mo sa iba, duda. Amen. Sumobra na. Nalihis na. Awala na.
Hindi na yan tatagal. Salamat sa Diyos, nandito pa rin tayo. Because heaven and earth shall pass away. Sabi ng Panginoon, but my word shall not pass away. Hallelujah. Glory. What time is it, brother? Prophetship. What time is it, minister? Okay, ano nga, brother Eric? Glory. What time is it, minister? Do you see the time of the day? And the sign you're living under? Yung tanda. Na kung saan naroon ka, nabubuhay. Can you understand it? Tayo natin, mga kapatid. Hallelujah. What time is it, minister? Yan, meron na yata kanina. Amen. Maganda yan, mga kabadid. At yan ang diagnosis ng prophet in this day. Ano ang nakita na ng prophet pagkatapos mabuksan yung selyo? Remember, ang daming followers at the time ng message. Right? Ang audience ng prophet ay libo-libo. And all of them started to pull out. Mga churches dati open kay Brother Banham, pero nagsara. Maraming sumabay kay Brother Banham na mga great ministers, pero nasaan na sila ngayon? Dati, grabing pagtataas nila sa prophet, but this time, tinurn down ng prophet. Hallelujah. Do you see the time of the day and the sign you're living under? Can you understand it? Do you see it? Praise God. We have all the answers. Everywhere now, there's no revival. 1964. Amen. Everybody is complaining. Ministers crying. I was reading one of the outstanding papers that comes here to the church, a very fine paper. I know the editor and I know the people. And they are godly people, very fine, brother and sister Moore of the Herald of His Coming. One of the finest papers in the field, Herald of His Coming. But they hardly will print anything unless it's about fast, pray, sounding trumpet. Sinisigaw, magpasting na, manalangin. Wala nang revival, manalangin tayo, magpasting tayo, magdevotion tayo. Ano pa? Overnight. Hindi ko po sinasabing mali yan. Pero sabi sa atin ng prophet, ba't ka magpapasting, kasama mo ang bridegroom? Piyesta, magpapasting ka? Sineserve ka ng 7-course menu, magpapasting ka? Ibig sabihin lang, mga kabadid, hindi mo nakita yung tunay na Bride's Revival. You are looking for something. Hallelujah. You see it at all time, fast, pray. Hindi po natin sinasabing mali yan. Pero mga kabadid ko, hindi na supposed to be in this day. Right? Ibinibigay ko na nga lahat sa iyo. Di ba mga kapatid? Ano bang hinahanap mo? Anong purpose ng fasting? Sige nga. Para ang Panginoon makakilos. Para maisantabi natin yung flesh. Para mabigyan natin ng kaluguran ng Panginoon. But remember that God is in you. Awake Him! Amen! We're going to have a great breaking of the day.
there is a great thing going to happen. Inexpect nila. Meron silang expectation. All of you, pray, pray, pray. We're not too late yet. Why do they do that? Why do they do that? Bakit nila ginagawa yan? Puro pray, puro fasting. Hindi ko po, huwag nyo akong misunderstood. Baka sabihin nyo, nagturo na si pastor na huwag tayong manalangin. Ang ibig kong sabihin yung lagi na lang na mayroon pang relay prayer. Talagang grabe, marubdob na prayer. Prayer is a declaration. You have to speak it. Hallelujah. Bakit daw ganun? They want a great awakening. They are crying, believing that there will be awakening. They are good people. Why is it? What have they done? They have not recognized the awakening of the bride. Kaya pala ganun mga kapatid, dry ang kanilang serbisyo. Dry ang kanilang gawain. Amen. Sisisihin pa ng pastor yung mga kapatid rin. Baka hindi kayo nagpe-pray mga kapatid. Baka hindi kayo nagpapasting. Puro kayo pas-eating. Sinisisi pa yung mga miyembro. O baka hindi kayo nananalangin. Baka hindi nyo pinapanalangin ng pastor. Hindi ko naman sinasabi na huwag nyo yung panalangin ng pastor. Ang sagot niyan, mga kapatid, you have to break the word. You have to feed the congregation. Diba? Parang ganito, wala na kayong makain, mag-pray kayo, wala na kayong... Dapat i-feed niya yung unfailing body word. Masaya yan. Sasaya yung congregation. And everything will follow. We will be blessed, sabi ng prophet, spiritually, materially, physically. Walang bride na namamalimos. God is obligated. The prophet said he can bankrupt heavens for your sake. Kaya bang i-bankrupt yung langit? Pwede ba mabankrupt yung langit? That was just an expression of the prophet. He can bankrupt heavens for your sake. Ang problema, they have not recognized the awakening of the bride. In other words, they have not recognized the revival of the bride. See, by being a Christian, they feel the pull of the hour. Nararamdaman din nila na malapit nang umalis. Mga kapatid, malapit na tayong umalis, kaya mag-fast, mag-pray, mag-fasting, praying, fasting, praying. Walang saysay yun kung walang revealed word. Amen. But they haven't recognized what's been done. That's what's making them feel that way. They know something is supposed to happen. Kasi pinapangaral nila, nababasa nila. Sabi ng prophet, to them, it's just a word. But to us, it's not just a word. It's a reality. Amen. They know something is supposed to happen. But they see, they're looking for it way off in the future. Malayo pa yan. To come. When it's already happened, right by you. Hinihintay pa nila sa future. Amen. Samantalang itong nangyayari na ngayon sa kasalukuyan sa pamamagitan ninyo. Hallelujah. And that's the real bride's revival. Amen. Glory to God. Nagpapasting. I'm not saying na hindi ko po binabakbakan yung pagpapasting. I understand them kasi wala pa sila eh.
Ang ibig kong lang sabihin, if you have that bride revival, amen, hindi ka mag-aalala eh. Brad, hindi muna ako, ano ha, huwag mo muna ako makikita pag Sabado ha. Kasi naghahanda ako ng ano, ipapakain ko sa congregation. Right? O may gawain bukas, huwag nyo muna akong tawagan. Huwag nyo muna akong istorbuhin. Baka maabala ko. Wala akong maihandang ano, mensahe. Oh, samantalang dito, fellowship dito habang gumagawa, pagkatapos fellowship. 'Di ba, mga kapatid? Kaya tingnan niyo naman ang gandang kinalabasan. Akala mo professional 'yung. Pwede na rin, Brother Fred, no? Kaya pag ano rin eh, akala mo mga professional gumawa. Bakit? Iba pala talaga pag inspired ka. Sana maganda yung ano, yung brainstorming ba. Nagkakalakip-lakip. Amen. So makita natin mga kapatid, hindi nila ito nakita. Ah, sa ano pa yan? Malayo pa yan. Pero mga kapatid, nangyayari na pala ito. Amen. Kaso lang, hindi nila nakita. Kaya ang sinisigaw nila, pray, fasting. O para makaabot tayo doon. Kaso lang, mga kapatid, hindi nila na-recognize. Nandito na ngayon sa kasalukuyan at yun ang ine-enjoy ng bride. Hallelujah! Amen! Grabing biyaya ng ating Panginoon. Glory to God. Wala silang kamalay-malay, hinihintay nila. At the same time, nire-reject nila yung bride's revival. And history is repeating itself. Sa time ng ating Panginoon, nandiyon yung mga Hudyo, right? Tutok sa pagbabasa ng scroll. Lahat yun ay prophecy. Brother Branham said, amen. Wala silang kamalay-malay. Hundreds of prophecy ay napufulfill sa araw na yon sa kanilang harapan. Hindi nila nakita. Amen. Nandiyan na ang ating Panginoon. Pinulfill yung law. Pinulfill yung types. Amen. Hindi nila namamalayan. Samantalang sila'y nagbabasa. Mas mainam pa yung mga mangingisda. Amen. Hindi man sila nagbabasa. Busy sa paglalagay ng lambat. Pero naniwala sila. Nung yung salita ay naging laman. Right? Amen. Wala man sila lagi sa sinagoga, nandun sila sa karagatan, nangingisda, pero nung dumating yung kaganapan ng salita, mga kapatid ko, tinanggap nila. Hindi nga nila naunawaan at the time. But they believe the Lord. And history is repeating itself. Kumpleto ng laptop, kumpleto ng mga babasahin in this day. Amen. They believe the prophet. Pero hindi nila nakita yung kaganapan ng mga mensahe. Amen. Samantalang yung prophet na nagsasabi, it's happening right now. The word is now being interpreted by you. To them, it's just a word. For us, it's no longer just a word. It's a reality. Kasi ang hinahanap nila, mga kapatid, ay yung revival ng first pool, revival ng second pool. Amen. Sige nga, bakit ilan na pa napagaling mo? Alam nyo, mga kapatid, kung yan ang manifestation in this day, baka abot hanggang sa kalsada yung pila. First pool and second pool miracles is just a way, a tool of God to attract the attention of the people.
John chapter 6. Libo-libo sumunod sa ating Panginoon. Right? And then, next, nag-discern ang ating Panginoon. Amen. Direktahan, anong sabi niya? Sumunod kayo hindi dahil nasaksihan niyo yung mirakulo, kundi nabusog kayo. Nagsimula na siyang maghayag ng salita. Ako yung tinapay na galing sa langit. Right? Kung ito ang kainin nyo, hindi na kayo magugutom? Anong sabi ng mga Hudyo? Higit ka pa ba sa aming mga magulang na kumain ng tinapay na galing sa langit sa ilang? Sabi ni Lord, lahat sila nangamatay. Pero kung sino man ang kakain dito sa tinapay na ito, hindi na magugutom, hindi na mamamatay. Amen. At ang tinapay na yon ay ako. Right? Tapos anong sabi niya, maliban na kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo, wala kayong buhay. Grabe na to. Whew, wala na. 70 of them started. Amen. Na umalis. Right? Oh? Ilan na lang naiwan? 12. Sabi ng Panginoon, oh, anong ginagawa pa niyo dito? Ba't hindi pa kayo umaalis? Sabi ni Pedro, Panginoon, saan kami pupunta? Nandito ang tunay na revival. Sarili ko na lang nasalita yon. Ang tunay na revival ay ang Diyos na nasa laman. Right? Amen. Hinirang ko kayong 12. Pero yung isa ay just do. Yung isa sa inyo ay anak ng kapahamakan. Sino yun? Si Judas. Di ba mga batid? And history is repeating itself in this day. Bakit na-reject nila ang Messiah? Why did they reject that light? Why did they reject the Messiah? Why did they reject that light? Here's the word that they know was coming to pass. But when the word was made manifest to show that the word of God has been fulfilled, compare that with today. It's the same. Why did they reject the Messiah? Yan. Why did they reject? Ayan. Why did they reject the Messiah? Why did they reject that light? Here is the word that they know was coming to pass. But when the word was made manifest to show that the word of God has been fulfilled, compare that with today. It's the same. Yung word nagkaroon ng manifestation, yung word nagkaroon ng fulfillment, amen, nireject nila. Yung word na naman uli sa ating time ay nagkaroon ng manifestation, nireject na naman nila uli. But they are reading, they were reading the word. The same sa ating time. Nagbabasa ng quotes, nagbabasa ng scripture. Pero na-miss nila, mga batid, na yung word na ito pala ay meron ng manifestation. At yun ang tunay na Bright's Revival. Compare that with today. When they're written in the word, what would take place? Then why did those men reject it? Teachers, pati teachers, nag-reject. Because they were living in a glare of another light. That's it. They was living in a glare. Pag sinabi natin glare, fake light. Yun yung illumination. Right? Tulad sa ating time. End time, pero nakatingin dun sa manifestation ng Pentecostal age. Miracles. Amen. Nakatingin dun sa supernatural. Para sa akin, mga kabatid, wala nang hihigit na supernatural kundi yung word na nasa flesh.
Wala nang ibang hihigit doon. Yung miracles, mga kapatid. Amen. Maganda rin yan, but mga kapatid, hindi yan yung core. Hindi yan yung sentro. Hindi yan yung main thing. Hallelujah. Glory to God. That's the thing they're doing today. They're living. Pakyakyat, Brother Eric. The reason they turn it down is because they're living in a glare of another light. They was living in a glare of what Moses said, they claim. They was living in a glare of what another age had passed by. And that's the very reason today that this message that Jesus Christ still is the same is turned down. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, pero ni-reject. Because the people are living in glares of another age. The same reason they'll turn it down. Now we notice. Amen. A Webster says that a glare is a kind of a false light. A glare is a false light. Same thing that glares. Parang yung mirage on the road, yung mga drivers, yung parang nagliliwanag sa daan na reflection. Amen. When you see that sun on the ground, it reflects a light and like a mirage. Look like there's a water all over the road. But when you get there, there is nothing there. It's only a false mirage, the glare of a true light. That's what the devil is doing today, showing the people a mirage, a council of churches, a group of denominations which will turn out to be false. Because it's because there is a real light shining. The real light wasn't shining, a mirage could be there. Real light shines. Pag nandun ka sa tunay na liwanag, walang mirage. Amen. Pero sa atin mga kapatid, hindi lang tayo nandun sa liwanag, tayo yung liwanag. Yan bang sinabi ng prophet? Amen. Yan ang kanyang sinabi, after the word has come to you. Amen. Diba mga kapatid? Then you are the light of this age. Amen. What we will do, amen, is to light this age. Hallelujah. Glory to God. So, yun ang problema ng karamihan. Diba mga kapatid? Yung iba nakatingin sa Day of Pentecost. Diba? Maganda rin. All thing in common. Kaya nga may pastor, all thing in common, lahat ng ATM sa kanya. Oh, ang gagawin ng pastor, mag-grocery, bibigyan lang niya yung bawat pamilya. Diba? All things in common, pupunta yung mga brothers, maghugas ng sasakyan, maglinis ng bahay niya, hayahay ang buhay niya. Pero anong nangyari ngayon, mga kapatid? Dahil hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, it will fail. Amen. So salamat ang tunay na Bride's Revival ay nabuksan noong 1963. Amen. So nakita natin kanina, mga kapatid, ang magbibigay ng revival, ng tunay na revival sa bride ay seven thunders. At ang seven thunders ay ang nilalaman ng pitong selyo. Right? Kaya nga nung mabuksan yung book, Seals with Seven Seals, nagkaroon ng jubilee. Nagsigawan sila dun sa sixth dimension. Amen. Bakit, mga kapatid? Yun ang kanilang iniintay. Kasi pag mabuksan na yung book sealed with seven seals, mga kapatid, meron ng way malapit na ibibihis na nila yung iniintay nilang katawan na walang iba kundi yung glorified body. Right? Kaya nagkaroon ng jubilee time, sabi ng prophet, it was a happy time. Alangan naman sila lang nag-revive. Sila lang nagkaroon ng revival. Yung bride hindi.
Di ba? Sila ay nagkaroon ng revival dahil merong 8-day bride. Amen. Samantalang tayo ay dapat bang hindi naging maging revival? Salamat sa Panginoon from the very start of this year. Amen. 2020, day one hanggang sa dulo bukas. Amen. I believe with all my heart, kailanman hindi tayo pinagkulang ng Panginoon. Kahit pandemic yan, tuloy. I remember that time, nandun ako sa bahay, hindi ko alam kung saan ang pupuesto. Kasi yung tinitirahan namin, puro stocks. Naglaylay ako ng kurtina. Okay-okay nung simula. Hanggang sa nagkaroon ng manifestation naman ng Diablo. Ang layo-layo yung mga nagiinuman doon na nagpwesto sa harap namin. Oh, parang yung mga aso, tahimik na tahimik. Nagtatahulan. Sumakit yung ulo ko. Sabi ko, balik na lang ako sa Angeles. Amen. Balik na lang ako sa Angeles. So salamat sa Panginoon. The Lord made a way. Hanggang ngayon, nagpapatuloy mga kapatid. So glory to God. Lan na lang to sabi niya rito mga kapatid. And Christ's bride has to be identified with Him because it's marriage. Dito po nangyari ang marriage. Dito po nangyari ang uniting. Kaya nagkaroon ng revival. For the two are one and He is the Word. Not the denomination, the Word. We are to be the children of the light. And the light is the Word which is made light for this age. How do we know light except it comes from the Word? Ang tunay na liwanag ay manggaling sa salita. At paano magkakaroon ng liwanag kung walang nahayag na salita? So kailangan ihayag ang kapunuan ng salita. Kaya nga, in the days of the voice of the seven angel, when he shall begin to sound, hindi sound of rushing mighty wind, kundi sound of the revealing ng Word. Hallelujah. Anong nangyari? All right, the Word made flesh. Amen. The Word made flesh is the light of the age. When you see it, and the Bible said so. Yan yung liwanag, yan yung revival, yan ang nagbibigay ng exceeding joy. Amen. Yan ang nagbibigay ng tunay na kapahingahan. Yan ang nagbibigay ng tunay na kapanatagan. Yun ang nagbibigay ng tunay na katiyakan sa paglilingkod. Tiyak ba tayo? Amen. Yes. Sabi ng prophet, now you're expressed. Ito yung revival. Now you are expressed. Hallelujah. Now you are expressed. After His word has come in you. What for? To light up this age. Amen. You are expressing God's life in you because you are a son or a daughter of God. Therefore, you get what I mean? You are now made, you're sitting in the church tonight because your duty is to express God. Amen. To this nation, to this people, to this neighborhood where you associate. Hallelujah. Ano yung makikita nila? Hindi po yung sinaway mo yung Diablo, sumunod yung Diablo, yung sakit. Hindi po mga kapatid, dadaming fanatics. Right? Dadaming fanatics pag ganon. Pero mga kapatid, meron kang ini-enjoy, hindi nila maarok. Pandemic, masaya. Right? Hallelujah. Hindi nila ma-explain. Dati, mainitin ang ulo. Ngayon, mga kapatid, very cool. Amen, hallelujah. Dati, isang dangkal lang ang pasensya. Ako po yun.
Pero ngayon, ang haba ng aking pasensya. Tama yung testimony ni, ano kanina, Brother Opring. Amen. Let it be. Let it be. Let it be. It has to happen. Kaya pala sa time ni Lord, at that time, very relaxed. Amen. Si Peter, mga kapatid, na high blood na. Pero si Lord, naka-relax. Amen. O si Jesus Christ, naka-relax rather. Amen. Di ba, mga kapatid? Uminit na yung ulo ni Pedro nung dakpin ang ating Panginoon. Amen. Sinaway ni Lord. Wag. Di mo ba alam, Peter, ngayon lang din, pwede ako magpasugo ng laksang anghel para ipagtanggol ako, pero kailangan matupad ang kasulatan. Di ba, mga kapatid? Ang sarap. Amen. It has to happen. All things work together for good to them that love God. May nag-persecute sa'yo, so be it. Inaway ka ng kapitbahay, so be it. Amen. There's a purpose. Amen. Merong naging sweet sa'yo na kapitbahay, dating hindi. It has to happen. Dati tuliro tayo, anong ang gagawin natin? Takbo kay pastor. Okay lang yung mga batid. Pero I decide really from my heart. Kayo mismo sa inyong sarili, you know what to do. Amen. Sabi ng scripture, maghahatol kayo sa mundo. Pati anghel hahatulan ninyo. Yung mga maliliit na bagay, hindi nyo kayang hatulan. Right? Amen. Kaya tinuruan tayo ng ating Panginoon. Amen. Hindi po ibig sabihin napapagod na ako kaya pala the pastor is signing off. Okay lang po yung mga kapatid. Kung talagang hindi nyo kaya, so be it. Amen. Mayroon solusyon dyan. Amen. Just follow the word. Sometimes parang awkward, parang hindi kaya lalong lalala itong sinasabi ni pastor. Amen. Sa simula lang yun. Pero tignan nyo yung likod ng kung anumang magaganap. Right? Amen. So salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. The mechanics and the dynamics, sabi ng prophet, is not just here. The bride is both the mechanics and dynamics, sabi ng prophet. So anong hinihintay natin? Hallelujah. The dynamics of this church will be a refilling of the Holy Spirit that we have worked in a small measure at that time, a small measure before the seals were opened. Amen. We have worked in a small measure while the headstone is coming down to unite with the body. But when that body, the head and the body unites together, the full power of the Holy Ghost would raise her up just exactly. Amen. The full power of the Holy Ghost would raise her up just exactly like that. Even the dead, that's dead in Christ for hundreds of years ago, will rise in the beauty of holiness and take a flight to the skies. The dynamics is the Holy Spirit. Kaya nga sabi ng prophet, I don't believe in the Holy Spirit of just emotion. I do believe with that Holy Spirit tabernacling in flesh. Amen. The deity, sabi ng prophet, tabernacling in flesh. Amen. Kaya nga sabi ng prophet, very sharp, very strong na ang kanyang statement after the seals were opened. You can be baptized with a real, genuine Holy Spirit of God and still lost. You can be baptized with a real, genuine Holy Spirit of God but still go to hell. Sinabi ba yan ng prophet? Yes, bakit? The Holy Spirit only rests in that spirit realm. Dapat yung Holy Spirit ay hanggang sa third realm, which is the Holy Ghost. Right? Amen. At yan ang ginawa ng opening ng seals. Kaya meron na tayong revival. So, na-place natin positionally.
Amen. Ang day of Pentecost at saka Pentecostal age, yun yung magkatapat. Pero we are again, sabi ng prophet, in another age. At ito ang tunay na Bride's Revival. Amen. So clear, mga kabadid. This is now the real Bride's Revival. Now, hindi po natin inaalis ang experience ng Day of Pentecost, pero kulang na po yan sa ating time. I want that to be clear. Hindi natin inaalis yung Day of Pentecost, pero sabi ng prophet, it won't work for this day. Bakit? Kulang na po yun eh. Amen. Yun ay lost things. Yun ay yung written word. Yun ay yung tinatawag na mechanics. But what we have right now, ay both. Former rain, latter rain, lost things, hidden things, written word, unwritten word. Right? Mechanics, dynamics. Dito both binuhos sa ating time. Amen. Hindi po natin sinasabing nawala. Nandyan pa rin yun. But we have more in this day. At ano yun, mga kabadid? God Himself in flesh. Fullness. Amen. Express yung complete, amen, manifestation of God Himself. Kaya nga sabi ng prophet, the complete revelation of Jesus Christ. The masculine and the feminine. The groom and the bride ay perfectly na nagkaroon ng manifestation. At yun ang tunay na Bride's Revival. So salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Happy New Year in advance. I believe with all my heart na marami pa ibubuo sa atin ng ating Panginoon. Ipagpatuloy lang natin as the Lord leads us. Ano yung topics, ano yung nais na yung Panginoon na i-ano sa atin, i-reveal sa atin, so be it. Amen. Huwag tayong maging doomsday. Yung iba doomsday. Amen. Anong ibig sabihin ng doomsday? O yung mga ari-arian nyo, ibenta nyo na. Kasi aalis na tayo, magra-rapture na. Doomsday po yun. Sabi ng prophet, kung meron kang buto, itatanim mo bukas at alam mong darating ang Panginoon, do it. Just do it. Amen. At dyan tayo ngayon, mga kapatid. Masaya tayong gumagawa. Right? Bakit, mga kapatid, hindi kailanman nagkulang ang Panginoon sa atin? So salamat sa Diyos. I want to give more time or time sa ating mga brothers. Brother Eric muna. Diyan pala si hindi naman kawawang cowboy, pangit yun. Masayang cowboy. Mag-iisip na naman yung nanonood. Sino kayong masayang cowboy? God bless you, Brother Eric. Color of the day, blue. Praise the Lord. Yung ano, may idea na kayo kung sinong gustong bumili ng lumang property, yung mga doomsday, doon kayo bumili. Malamang mura yun, di ba, Pastor? Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa yung patuloy niyang pag-re-refer sa atin. Napansin niyo, mga kapatid, alam ko napansin niyo, na yung sa panahon, lagi niya sinasabi, yung message ni Noah ay hindi obra sa message sa day ni Moses. Ibig sabihin, nag-work yon sa panahon ni Noah, yun yung kinakailangan. Pero pagdating ni Moses, hindi pwede mag-work. Pero hindi nangangahulugan na magkaibang revelation. Isang Diyos yung isang Diyos na ikipag-deal. Pero in a way na mas lalong parang yung informasyon, yung kapahayagan tungkol sa Diyos, mas lalong lumalawak. No? At ganun din sinabi ng prophet na yung message ni Moses hindi obra sa message ni Lord Jesus Christ sa time niya. Ginawang type yun ni Brother Branham eh. Even yung time mismo ni Lord Jesus Christ, hindi obra yung message ni Moses. Di po ba? At alam natin na yung kapanahonan ni Lord Jesus Christ, kapunuan po yun. Kapunuan po yun. No? Kapunuan yun at nang yung kapunuan niya mismo, siya mismo yung nangaral.
siya mismo yung guro. Okay? And yet, siya mismo na nagpasulat ng mga talata sa Biblia, sabi niya, may darating pa ali again. The complete fullness of revelation. Siya mismo yung nagsabi nun, mga kapatid, at hindi yung nangyari overnight. It took 2,000 years. 2,000 years. At yung mga elect, hindi yung mga around the elect, the circling the elect, yung mga husk or what you call that, kung ano yung itawag doon. Yung mga nakapaligid, mga kapatid, ay iba yung kanilang natatanaw. Iba yung kanilang tinatanaw. Pero we all believe na lahat ng mga elect hindi naligaw. Kasi may latid, bagamat latid yung message sa kanilang time, hindi sila kung saan-saan napunta. Straight sila kung saan meron, bagamat latid. Bagamat latid yan, mga kapatid. And yet, lalong luminaw ngayon ng pagkaunawa kasi pagkatapos ng time na yon, merong sumunod na panahon o time, mga kapatid, na doon naman na natili sa kung saan nag-revive yung nakaraan. Di po ba? Doon na natili. Tapos kapag hinahanap nila, bakit hindi kagaya nung nakaraan? Dati ang saya-saya nila, same message naman. Bakit? Kapag ganun naramdaman, kasi meron ng bago. Kaya wala silang parang empty. Saan? Sabi kanina ng quote, diba? Because they miss na nakaligtaan nila, hindi nila nakita yung manifestation ng God. Bagamat latid, ganun lagi yung nangyayari kasi ang Panginoon, mga elect niya yun, hindi pwedeng kung saan sila nagpupunta, kung ano-anong message nila. Bagamat latid dyan, yun lang ang message nyo, yan ang binigay, dyan ko kayo kakatagpuin, dyan ako malulugod sa inyo, dyan kayo magkakaroon ng kagalakan. Ganyan eh, mga kapatid eh. Wala pa. Lahat yun, mga kapatid, bagamat hindi pa nila alam na meron pang isang parating, nababasa nila yan, pero walang idea kasi nga, yung lost things, mga kapatid, alam nyo na during the ages, pagtatanim pa lang, and then at the same time, at the middle of the 2,000 years, or sa kalagitnaan ng pagpuposisyon nyo, mga kapatid, ay dun palang uusbong yung restoration ng lost things. Di po ba? Natabunan restoration ng lost things, mga kapatid. Nung na-restore naman yung lost things, dumating naman ngayon yung Wells Revival followed by what you call that? The Azusa Street Revival, which is speaking in tongues. Ngayon ko lang na-encounter yun na ipinaralel ng prophet yung Pentecost at Pentecostal. Magkaiba talaga, kaya meron siyang may matibay tayong tinutungtungan, quote, nandyan, quote by quote, resibo, ganyan, mga kapatid, na yung Pentecostal na hinahanap nilang manifestation ng common, Book of Acts, etc., yung mga ginawa ng mga apostle, mga kapatid, ay hindi enough. Hindi enough, mga kapatid. Bagamat yun yung time, pinahintulutan ng Panginoon yan, mga kapatid. Even sa time ng prophet, nangyari. Nangyari lahat yung nangyari sa Pentecostal, na open door sa kanya yung Pentecostal, nangyari lahat yan, first pool, second pool. Pero siya mismo nung nagre-reveal na nung yung seven, so binibreak ng seven, hindi uubra ito. Meron pa kakaiba, mga kapatid. Bakit? Hindi lang particularly para dun sa last day bride, kundi pang kalahatan na ito. Sabi niya, it's going home time. Di po ba? Yung pinagpagalan ng Panginoon, kailangan niya ng ma-meet. Di ba? Magkaiba yun, mga kapatid. So, if you're here, mahalaga yun eh. Yung revival, yung tunay na revival, ma-discern mo. Kasi ang revival ay hindi lalayo sa body. Discerning the Lord's body is discerning the real revival. Di po ba, mga kapatid? Kaya kung ano ka, kung hanap ka, mga kapatid, yung sa revival na yung mga kapatid, ay ano, isa pa, mga kapatid, napakagandang punto laging dinidiin sa atin at lalong nakita natin yung kahalagahan. Ang makakapag-attract lamang sa tunay na elect is yung manifestation ng God, which is that is the real revival. Amen. That's right. Ibig sabihin pala, mga kapatid, hindi ka po pwedeng gaya-gaya or what. Ikaw yung pinili talaga ng Panginoon, genuine talaga, legit ka talagang pinili ng Panginoon, sapagkat hindi ka magbabase, hindi mo gagawing basihan, ang basihan ng mundong ito sa tinatawag na tunay na revival. Amen. Hindi lodges ang hanap mo, true fellowship. A
At dahil ganun yung espiritu mo, hindi naman sa three realms, excited na ako sa three realms, dahil ganun ang espiritu mo na pinangunahan lang ng impostor na asawa na sinabi ng prophet na hindi ka man dyan nakasal to begin with. May quote na ganun, di ba? Hindi ka man dyan kasal to begin with. Di ba, nauna lang siya kasi sex birth. Pero nung dumating na yung tunay na ikaw, sa pamamagitan ng message, hindi mo pwedeng ihiwalay yun eh. Ikaw at yung message, kailangan mong marinig. Di po ba, nakita mo ngayon yung tunay na revival. Para ka lang gumigising, oh, ayun pala. Oh, ayun pala. Di po ba, salamat at hindi ako napunta kung saan-saan, hindi ako nanatili kung saan, hindi ko dinala ito, hindi dumami yung kaalaman ko kung saan bagay na wala namang kahulugan sa harapan ng Panginoon. Simple lang, mga kapatid, narinig ko yung message. Yung message ba, yung power talaga ng message, yung supernatural way of God of quickening His seed. Habang nagbe-break yung Panginoon ng word dito, mga kapatid, you personally testifies na hindi ito pang tao lang. Hindi ito pang karaniwang tao lang. Kung hindi ko masabi na ito ay galing sa Diyos without yung maninindig yung balahibo mo, masabi mo, uy, alam mo ba kinausap ako ng Panginoon nung gabi? Di ba? Alam mo ba? Hindi nga eh. Isa nga sa mga patutuo natin naririnig, ayaw nga, tumatakbo eh. Come what may na. Bahala na. And then when you hear the message, there's something about the message na hindi ka makawala. Di po ba, mga kapatid? Saan ka na-attract, mga kapatid? Doon sa manifestation ng word. Di po ba, bakit yung manifestation ng word, yung nagsasalita, yun na yun. Amen. Yung word at saka yung nagsasalita, yung message, bagamat hindi mo pa naririnig lahat, bagamat konti-konti pa lang naririnig mo, hindi naman to kayang overnight, mga kapatid, pero yun na yun eh. Wala nang ibang pupuntahan eh. Hindi ka naman naligaw, mga kapatid. Mo, i-trace mo yung lakad natin, mga kapatid, kung paano tayo kinunek ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng i-connect sa ibang revival. Hindi tayo dun masisiyahan, mga kapatid. Hindi tayo masisiyahan dun, mga kapatid. At higit sa lahat, mga kapatid, higit sa lahat, merong mga kapatiran na konektado sa revival ngayon. Hinihintay nila yung revival means to make alive. Amen. Di ba, mga kapatid, yun yung gumigising sa kanila, yung revival na ito. So we're blessed. Di po ba, mga kapatid? Salamat sa Panginoon, mga kapatid. No, salamat at bilang binhi ng Panginoon, hindi ka talaga, binanggit na yan, hindi lang si pastor ang nagbinggit. Ang prophet sa time niya, binanggit na niya. Maraming nakamiss sa revival. Bakit iba-iba ang basis? Di po ba? At hindi rin naman tayo pinabayaan ng Panginoon na para bang ganun na lang. O ito sinabi niya sa church niya, ganun na lang. Kung sa church niya nga sinabi ha, I am positive, you won't get it. Ano yun? Itong pinagpipestahan natin. Amen. Di po ba, mga kapatid, hindi naging exempted yung kanyang church. Kung saan lahat ng mga patutuo na babasa natin, nasaksiyan nila. And yet, hindi nila ito nakita. So hindi basta-basta yung pag-upo mo dyan na yung senses mo, yung spiritual senses mo ay sarado. Na hindi mo masala talaga yung tunay na anong hinahanap mong revival. Na tunay na kagalakan, mga kapatid. Talagang i-stirap ka ng Panginoon dyan, mga kapatid, na habang naririnig mo yung pangangaral, mga kapatid, mauunawaan mo ito. Kasi kaya mo itong unawain dito eh. Kaya mo unawain to dito, mga kapatid. Kayang mamili nito eh. Di po ba ng isipan, mga kapatid? Pero kapag lumapat na yun, mga kapatid, nung habang binibreak yung word sa'yo, ikaw na mismo, yung bang expression na now it really makes sense. Di po ba? May mga bagay na nauunawaan ka na hindi mo maipaliwanag sa iba, pero nag-enjoy ka. Amen. Kanina natutuwa ako kay Brother Marvin, yung nag-enjoy kami sa trirang, pero hindi namin maipaliwanag. Hindi namin masambit. Nasambit lang niya sa one of these day, maano nyo rin. Kasi obligado eh. Obligado maano natin yun ng Panginoon eh. Pinagkakalob ng Panginoon yun. Ewan ko, mga kapatid, may kakaibang hatid yung breaking ng three realms nung first day na Lunes ba yun, ano? Nung Lunes, mga kapatid. Mahalaga rin eh, mga kapatid. Napakahalaga. So ganun, mga kapatid, kung ikaw ay tunay na elect,
hindi ka mag-re-refer or ma-attract sa ibang revival. Kasi saktong sinabi ng quote na ang tunay na elect ay ma-attract lang sa manifestation ng God. Di po ba? Sa manifestation ng God. Di po ba? Ano ba yung manifestation? Yun yung vindication eh. Yun yung headship eh. Vindicated word, mga kapatid. Sabi niya, to them, to some, to others, it's just a word. But to you, it's a reality. Magkaiba yun, mga kapatid. Mas lalong lumiliwanag, mga kapatid. I'd like to read some quotes, mga kapatid. Gusto kong bumasa ng quote at 6:25, okay. Sabi niya, now, here, Ezekiel speaking here said now that he would put a new heart, not some chapter. Take away the old stony heart and he'd give you a new spirit. Amen? Take a new heart and he'd give you a new spirit. Di po ba? And then he'd put his spirit in you. Now, the new heart does not mean work up the old one. 1957 pa yata ito eh. The new heart does not mean work up the old one. It doesn't mean that the church needs a facelifting. It means the church needs a birth. Amen. Yung Pentecostal, nagkaroon sila ng birth sa kanilang panahon. Pero yung birth mo, iba. Fullness eh. Yun yung kailangan ng bride body. Yung birth mo. Fullness, new birth. Di po ba? God's church don't need a polishing. It needs conversion. That's right. Then, just to make the old church and set say, well, I tell you, we'll change the deacon board. Grabe no, sistema. We'll swap pastors. Bah! Grabe! Sa end time, hindi ka effective. I will swap you. Grabe ano po? That isn't what the church needs. It needs the baptism of the Holy Ghost. It needs the power of the living God. A revival doesn't mean to go out and get new members. A revival means to revive that what you've already got. Yun lang ang pakialam ng Panginoon kung anong meron siya. Yun yung kinwiken ng Holy Spirit. Hindi kung sino-sino. Mga kapatid, he came for his own. Another quote, a revival don't mean to add more to the church. Sabi niya mga kapatid, a revival means to revive that what you've already got, that's right. Same thought mga kapatid, ano? Sige, yun lang naman, maiksi lang naman, same thought lang naman. Next quote, two quotes lang ito. But the hour is at hand now when the light is shining. The gospel light in its power of the resurrection of Jesus Christ. Manifesting himself that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He latted that for this day. He latted that for this day. The things that he promised for his day must happen in this day. The things that he promised in this day must happen in this day. Kailangan na mangyari ngayon. Hindi sa wala nang susunod pang panahon. Ngayon na. Di po ba mga kapatid? If the church won't accept it, God is able. Ganon kasigurado ang prophet mangaral. Church, ang mga iglesia, kung hindi ito tatanggapin, God is able to these stones to raise children unto Abraham. Yun yung ano ng ano, di ba? Scripture, di ba mga kapatid? Ibig sabihin, meron tiyak nababangon para tanggapin ito. Meron sa eksena. He'll get his message over. Hindi mapupunta sa wala because he's always done it. Never siya mag-fail. He always do it. Last quote. What does God do? What does God do?
He starts with his number. 7. In the message countdown, sabing ganun niya mga kapatid, yung mga astronaut, kasi astronaut age eh, ginawa niyang tipo eh, mula sa gulong na kwadrado. Alam niyo na yan mga kapatid, no? Hanggang sa astronaut age na lahat nakikita na. From there, para makita, looking down. Astronaut age, no? But before the take-off, mga kapatid, may countdown, di ba? Pero ang Panginoon, sa pagtitipon niya, iba ang countdown niya. Sabi niya, what does God do? He starts with his number 7. With his number 7. That God's number, watch him, 7. Oh, he counts ahead. Starting with 1, he starts with his first church. Nagbibilang na pala ang Panginoon nun. Di po ba? Nagbibilang na pala yung Panginoon nun. Habang kaya nga kita natin sa pagpapahayag ng message mga kapatid, bagamat sarado ang selyo, ang kaganapan ng selyo ay nag-umpisa dun. Nung ni-reveal ngayon, nakita natin yung pala yun, na-break yung selyo, yung White Horse Rider, etc. Doon naganap sa history. Di po ba? Pero sa gayong kasabay ng mga kapatid, kanyang siya ay nakikipag-ugnay sa mga elect, bahagi ng katawan. And he counts ahead, starting with 1, starts with his first church. That's what his symbol was on earth. Then is 7 church ages. There is 7 church ages. He made the world in 7 days. 7th day he rested. That's his last number in his creation. He rested. Notice, he counts straight ahead. Not backwards. Right? Not backwards. Hindi siya pabaliktad magbilang. He goes forward. Di po ba? He starts from the first church age, which began at 33 AD, and he started the countdown. Ang tawag ng prophet dun sa pagbibilang ng Panginoon, countdown. But then again, he started from first church hanggang matapos yung church ages. He counted his church ages. That was the birth of the church. Pentecostal, right? Sabi kanina ni Pastor. On the day of Pentecost. Hindi pala Pentecostal, Pentecost. What did he start counting? He starts counting the church ages. First, Ephesians, number 1. 2, Smyrna. 3, Pergamos. 4, Thyatira. 5, Sardis. 6, Philadelphia. 7, Laodicea. Eh, tapos na. 7, sabi niya, it's later than you think. Tapos na yung Laodicea, spiritually speaking. It's later than you think. The counting is over. Yung inihintay nilang revival, dumating na kasi counting is over. Diba? Before you start the revival, mga kapatid, this big day, mga kapatid, kailangan ng countdown dumating sa tamang panahon. At ang nagbukas nun is yung bukas, pagbubukas ng selyo. 1963. At ang sinabi niya ganito, it's later than you think, it's later than you think, mga kapatid. Sabi niya, the counting is over, the next thing is zero. Wala na. Di ba mga kapatid, sabi niya, let's go. Di po ba mga kapatid, kaya kung naghahanap ka ng ibang revival, naiwang ka talaga. Ang sinabi ng prophet mga kapatid, alam natin tapos na yung Laodicea eh. Di po ba mga kapatid, the counting is over. The next thing is zero. Ano ba yung zero? Yung 8th day, double zero yon. Eternity. Bakit double zero? Bride and groom yun eh. Walang ending, walang beginning. Bride and groom yun, magkasama na. That's the kind of revival na hinihintay ng mga sleeping saints. Ito yung nakaka-attract sa kanila. Tayo, nagpatuto tayo at na-attract tayo nitong fellowship nito. Pero ang totoo niyan, may higit na may kagalakan na na-attract sila ngayon mga kapatid. Bakit? Ito yung hinihintay nila. Nung nabuksan yung selyo mga kapatid, tuwan-tuwa sila. Bakit? Meron darating na perfection ng Son of Man. Natatayo mga kapatid upang ipangaral the voice of the resurrection. Upang magsalita ngayon mga kapatid.
At sila ay magpalitaw na dyan. Magpalitaw? Di po palitaw na kakanin, ano? At sila ay lumitaw na dyan. Magpakita na dyan, mga kapatid. O anong saya, mga kapatid. Grabe, mga kapatid. So be it. Any moment. Let's go, sabi ng prophet eh. Let's go, the counting is over. Kailan dumating? Ngayon. Sa ating time, mga kapatid. We're blessed. Any moment from now. What a year-end service sa ating binigay ngayon, yung revival. Sa yung pastor susunod, Brother Joed. God bless you, Brother Joed. Praise the Lord, mga kapatid. At ako ay nahuli dahil umulan eh. At sabi ko, manood na lang ako sa live. Eh, nag-start yung testimony, naka-live yung testimony, di ba? Oo, di ba? At huminto yung ulan at nakapunta ako rito, mga kapatid. Salamat at nakapunta ako kasi sa taong ito ay ito yung huli. No? Next year ulit tayo magkita-kita. Para ang tagal pa eh. Kasi sunod na taon pa. Salamat sa Panginoon at patapos na ang taon. Salamat, sabi kanina, the counting is over. Ang pagbibilang ay tapos na. Habang ang iba, sabi ng propeta, ay degrowth in members, but hindi doon sa tinatawag na but the awakening of the spirit ay wala na. Di ba, mga ganun na lang, sabi kanina, habang hindi nila namamalaya na tapos na ang rapture, sila ay patuloy pa rin. Di ba, mga kapatid? Salamat sa Panginoon na sabi ng propeta, hindi ito kung gaano ka man kakain, gentle, or ano, dapat makita mo yung manifestation of the hour. Di ba? At doon ka magkaroon ng revival. Di ba, mga kapatid? At ang revival, hindi sa anumang mga gawa ng tao, kailangan sa pamagitan ng revelation yan na mag-starts within you. Di ba? Revival starts within you. Dapat ganun, mga kapatid. Kaya nga na salamat sa Panginoon na every time ang Panginoon nagpapahayag, masaya ka, nag-i-enjoy ka, mga kapatid. Dapat, bakit, mga kapatid, identification mo ito, hinahayag yung identification ng Panginoon at hindi lang sa kanya sapagkat yung complete God ay kailangan at nahayag ito, mga kapatid. At na-recognize mo ngayon yung manifestation of the hour. Diba, mga kapatid? Kaya nga, salamat sa Panginoon, tayo ay may as long as nandito tayo, yung mga sabi, ika nga sabi nga nila, yung problema na riyan, di ba, mga kapatid, yung pagsubok na riyan, pero salamat sa Panginoon, hindi ka na doon nakatingin eh. Sabi ko nga palagi, salamat Panginoon, hindi na kami nakatingin sa mga pagsubok na yan, sa mga problema na yan, sapagkat nakatingin kami sa yung pangako na any moment from now, matutupad. Di ba? Sabi ko, nagbibiro ako, kung paramihan lang ng stress, ay madami sa akin eh. Hindi lang halata dahil cute ako. Sabi nila, yan na naman yung beer. Naka-live pala ako. Joke lang yun. Bawi. Joke lang yun. Sabi nila, hindi pala halata dahil cute. Ganun ba yun? Hindi lang halata dahil cute. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. At salamat sa Panginoon talaga na the counting is over. Di ba, mga kapatid? Nung nakita mo yung manifestation of the hour, yung revival ay hindi natapos na. Di ba? Yung kagalakan mo ay hindi natapos na, mga kapatid. Hanggang ito sa pag-alis mo. Di ba, mga kapatid? Kasi nakikita natin noong 2000, start ng 2020, di ba? Sabi ni Pastor, naalala ko pa, ang Panginoon ay mag-aayag. At ito yung ginawa ng Panginoon. Di ba, mga? Patapos ng 2020, papasok na tayo sa 2021. Di ba? Expect natin yung blessing. Patuloy yan, mga kapatid. Di ba? Grabe parang ang bilis lang talaga ng taon. Ha? Ang bilis lang ng taon, mga kapatid. Papasok na tayo sa bagong taon. Ha? Papasok na tayo sa bagong taon. Hindi ito nang ugla. Ay, papasok na naman tayo sa ibang taon na parang wala pa man. Ang ganun.
Yung iba ganun, hanggang nanlamig na. Pero ikaw, patuloy. Kailangan on fire ka palagi. Di ba? Kasi alam mo, nababawasan na naman ng taon yung pag-alis mo. Di ba mga? Yung pag-aantay mo, mga kapatid. Di ba? Nababawasan na naman. Salamat, Panginoon. Di ba? At yung kagalakan na yan ay hindi yan maputol, mga kapatid. Sapagkat yun ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong material na bagay. Yung kagalakan na binigay ng Panginoon sa iyo. Di ba mga kapatid? Kaya sabi ko, Lord, wala man kaming mga kagaya ng ibang material na bagay. Pero yung binigay mo sa amin, yung kagalakan ay wala naman yung karamihan doon. Di ba? At yung kagalakan na yun ay kapahayagan. Di ba mga kapatid? Hindi lahat mayroong kapahayagan. Di ba? Hindi lahat hinayag ito, mga kapatid. Sa nobya lang talaga, mga kapatid. Tingnan mo ang tao. Sabi ng propeta, "A man never changes his posture. Man, he never changes his ways much. I'm talking of the man of the world," sabi ng propeta. Yung tao sa mundo, no? "Man is always praising God." Kita naman natin talaga. Ang tao ay nagpupuri yun sa Diyos. "Religious man, for what he done." Nangyayari din yan ito, mga kapatid. Nagpupuro sila kung ano yung ginawa na ng Panginoon. "And always pointing people to what he's going to do. And then ignoring what he's doing." Nangyayari ngayon sa panahon natin, di ba? Na-ignore nila kung anong ginawa ng Panginoon sa kasalukuyan. Hindi, kaya hindi nila nag-recognize ang yung manifestation of the hour sapagkat hindi fit doon sa kanilang sariling interpretasyon. Di ba mga kapatid? "For what is done, and always pointing people to what is going to do, and then ignoring what he's doing." See? That's just man. Tao, ganun pala ang tao. He's made that way. He's always been that way. So kailangan talaga ma-change eh. Kung tao lang talaga, eh ganun palagi pala. Diba? "And you Bible readers tonight, know that's according to the word. Right? They always praising God for what he has done, saying that he will do, and ignoring what he's doing. That's just a habit of man." Salamat sa Panginoon, hindi lang tayo tao. "The reason that they did this, the teachers, to my opinion," pero nakikita natin yung manifestation na nangyari ngayon eh. Di ba? Sabi ng propeta, "to my opinion, they had interpreted the word because they all believed in the coming Messiah. All Israel believe it. They do it today. But the reason that they did not recognize him, his message wasn't according to their ecclesiastical fit." Di ba mga kapatid? Hindi, sa panahon natin, ganito ang nangyayari. Di ba? "Their interpretation that they had of the word, the Messiah never manifested himself in the way that they had interpreted that they would do it." Nakaligtaan na nila yung manifestation ng Diyos. Sapagat hindi, kasi may sarili silang interpretation eh. Di ba? Yung interpretation nila hindi nangyari. So hindi nila na-recognize. Di ba? Ganun ang nangyari mga kapatid. Hanggang sa iba na yung revival, hindi na sa word. Di ba? Hanggang mayroon ng mga mensahe na tapos na yung nandito na tayo ngayon sa millennium. Kasi hindi nga nag-fit doon sa interpretasyon nila. Kaya yun yung habit ng tao mga kapatid. "In the way that they had interpreted that he would do it. So, and therefore, they did not recognize him because it did not fit their interpretation." Nangyayari yan ngayon sa end time, mga kapatid. Di ba? "As I have said before and say again, God doesn't need anybody to interpret His word. He is on interpretation." Sa bright, mga kapatid, hindi niya na kailangan interpret sapagkat siya yung interpretation. Di ba, mga kapatid? Ang Panginoon, hindi naman niya interpret eh. Paano niya interpret? By fulfilling it. By manifesting it. Di ba? Ito na yung nakikita natin, mga kapatid. Nag-manifest. Di ba, mga kapatid? Hindi nila nakita yung manifestation of the hour. Sinabi nga ng prophet, "The bride is the manifestation of the hour."
Di ba, ma? The living oracle. May quote dyan, mga kapatid. Naiwan ko. Sabi niya, now, ito yun. Now, if we are those attributes of God, we cannot live by creeds. We cannot live by denominationalism. We must live by the word. Because the bride is a part of the bridegroom, like any wife is a part of her husband. Therefore, we must be that word bride. And what is that word bride? Ano daw yun? The manifestation of the hour. Amen. Right. Hindi nila nakita kung ano yun, mga kapatid. Sapagat iba kasing interpretation nila eh. Di ba? Mayroon silang sariling interpretation. Sinabi ng pra, and what is that word bride? The manifestation of the hour. Amen. Huwag ka na maghanap pa ng ibang manifestation maliban sa bride. Di ba? Yun kasi ang mali ngayon eh. Di ba? Nababasa na, the manifestation of the hour, the bride. Hindi pa rin. Di ba, mga kapatid? Salamat sa Panginoon. Amen. The manifestation of this hour, the bride. Not a creed or denomination, but a living oracle of God, a living attribute of God, displaying to the world attributes of God in the formation of the bride. That's to be expressed in this hour. Di ba? Present. Hindi yung nakalipas at hindi yung paparating. In this hour. Di ba, mga kapatid? Kaya nga, na they did not recognize the manifestation of the hour sapagat hindi nag-fit doon sa interpretation nila, doon sa word. And yun ang habit ng tao. Yun ang ginagawa ng tao. Sapagat, salamat sa Panginoon, mga kapatid, pinakilala sa atin na hindi ka lang tao. Di ba, mga kapatid? God, man, race ito. Di ba, mga kapatid? Salamat sa Panginoon. God bless, mga kapatid. Wala pang paghihiwalay ng taon eh. Grabe ng pasabog ni Brother Joet. So salamat sa Panginoon, tayo ay blessed. At ang kapahayagan na ito ay hindi rin maging dahilan na tayo ay mapuri sa ating sarili. Hindi malaki, hindi lumaki yung ating mga ulo, ika nga, kundi patuloy lang na maging masaya. Amen. I remember si Lord mismo, mga kapatid, binigyan niya ng kasagutan itong tunay na Bride's Revival. Pabaon. May pabaon. I believe it's in Luke 17:34. I tell you, in that night, there shall be two men in one bed. The one shall be taken and the other shall be left. Amen. Lahat ng kaisipan ng tao, even in this time, sa end time, in-apply lang nila ito sa tinatawag na rapture. Yes, it's rapture, but it's ongoing right now. Amen. But it's a type. Two women shall be grinding together, the one shall be taken, and the other left. Two men shall be in the field, the one shall be taken, and the other left. I remember I preached this also one time. And they answered and said unto him, not when. Di ba, mga kapatid? Dapat ang tanong, when, Lord? Pero ang tanong, where, Lord? Right? Tama ba yung tanong? Tama. Where, Lord? Nasaan ba yung revival? Nasaan ba yung tunay na revival? Na yung isa, kukunin sa revival na ito, yung isa, hindi niya makuha. Right? Di ba, mga kapatid? Maaring nang dyan, pero magsasawa.
Kasi hindi fit yung kanyang understanding, amen, sa nangyayari sa kasalukuyan. Right? Hindi magtatagal aalis. Amen, pero may maiiwan. May kukunin sa revival na ito. Right? It's happening. And they answered and said unto him, where, Lord? Kailan mangyayari? Yung isa kukunin, yung isa maiwan. Kailan mangyayari? Saan mangyayari rather? Saan mangyayari, Panginoon? And he said unto them, wheresoever the body is, wheresoever the carcass is, either will the eagles be gathered together. At nandoon ang tunay na revival. Kung nasaan yung body, yung tunay na body ng Panginoon, nandoon yung revival. And the bride is the body of the Lord. Amen. Merong discernment ang bride, alam niya kung nasaan yung body of the Lord. At nandoon ang tunay na revival. Right? Amen. This day, this scripture is fulfilled. Amen. Hallelujah. Lord to God, what a blessed, amen, God man we are. Amen. Salamat sa Panginoon, we are now in the head part. We are now in the intelligence. Amen. And that controls the whole body. So salamat sa ating Panginoon sa biyaya niya. Ulitin ko po, hindi po ito kapahayagan na binigay sa atin upang tayo ay magmapuri, magmalaki sa ating sarili, kundi patuloy lang tayong maging magalak. Haharap man tayo sa mga nararanasan din ng mundo na suliranin, may mga karamdaman man yan. Kapon naalala ko si Brother Eric, hindi makatayo, yung pala, sumasakit na rin pala yung balakang niya. Sabi ko, grabe, kailangan na talagang body change. Hindi po pwede yung surplus dyan. Kailangan brand new. Amen. So salamat sa Panginoon, mga kapatid. It means we are groaning. This body is groaning to be clothed. Amen, with a glorious body like unto His. Amen, tayo po ay tumayo at mahalaga, mainam na nandun tayo sa bawat pamilya natin this New Year. Amen, at mag-ingat po tayo, stay safe. Sumunod pa rin tayo sa protocols ng government. Huwag natin pabayaan yung mga paalala sa atin. Of course, we know we are protected, but also we have to do on it. At mag-enjoy kayo sa inyong family. Tayo pala, kasama rin ako. Awitin natin yung Beyond the Curtain of Time. Diyan naka-focus ang bride sa ngayon. Just be
shall see Him face to face. While we're enjoying all His grace, far beyond this race, there is a better place where all the wrongs will cease, all will be peace. King and queen, that's who we are, in a land that's not so Salamat, Lord, sa iyong pagpapala. Matatapos, Lord, ang isang taon na hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami pinagkulang sa mga material, at kami, Panginoon, ay pinuno mo sa mga espiritual na mga pagpapala sa kabila ng salot na pinahintulutan mong ibuhos sa panahon na ito. Ang bride ay lalong tumingkad, lalong umangat ang kanyang kapahayagan. Katulad, Lord, ng sinabi ng iyong propeta, siya ay higit na naging on fire in this day, sapagkat lalo niyang nakilala kung sino siya at ano siya at saan siya babalik. Salamat, Lord, sa pagpapalang ito. Sapat ito, Panginoon, na dahilan upang kami ay patuloy na maglingkod. Maisantabi namin, Lord, ang mga pagsubok sa buhay. Sa mga kapatiran, Lord, na may mga problema, alam ko, Panginoon, na bago dumating yan, meron ng solusyon. Ang mga kapatiran, Lord, na may mga karamdaman, alam ko, Lord, meron kang hinanda sa amin na isang katawan na hindi na kailanman magkakasakit. Mga kapatiran namin, Lord, na dumadanas ng mga pagsubok, hindi nakarating sa panambahan, Lord, itouch mo sila at patuloy, Lord, na i-grant kung ano man yung desire ng kanilang mga puso. Hindi man sila nakarating sa dako na ito, ngunit, Lord, alam mo kung ano ang nasa kanilang puso at hindi yun maging hadlang na kung dumating, Lord, ang pagbabago itong pagpasok ng taon, sila ay makakasama sapagkat sila rin naman kailanman ay hindi tumanggi sa kapahayagan ng iyong mga salita. At kami, Lord, sa dako na ito, patuloy na maging mabiyaya. I-extend namin, Lord, ang buhay na ito sapagkat ikaw nagsabi, eternal life is not living for us, but eternal life is living for others. Kaya naman, Lord, patuloy na maging mabiyaya kami kahit sa mga tao na hindi kami maunawaan, mga tao na nagpe-persecute sa amin. Dalangin namin, Lord, na huwag mamayani ang anumang sama ng loob, huwag mamayani ang galit sa aming mga puso, kundi, Lord,
Umapaw ang pagpapala, umapaw, Lord, ang iyong biyaya. At Lord, kami, Panginoon, ay pansamantalang maghiwa-hiwalay. Dalangin ko, Lord, na ang bawat pamilya ay maging masaya sa pagpasok ng taon na ito. Ingatan mo sila, Panginoon, at patuloy, Lord, na maging ilaw ang bawat isa sa bawat family, sapagkat, Lord, ikaw ang nagsabi, ang pamilya, ang isang fellowship na kung saan, Lord, naroon ka at patuloy na ipinapahayag ang iyong pagkakilanlan din. Maraming salamat, Lord, patuloy na pagpalain mo ang bawat isa sa lahat ng aspeto ng blessing. At kung merong mga kahilingan sa mga oras na ito, Lord, ikaw ang tumugon. At patuloy din namin, Lord, na ipinapanalangin ang mga kapatiran na merong desire sa kanilang puso na magpabautis mo itong Sabado. Dalangin ko, Lord, na ikaw din ang gumawa ng pamamaraan na ito ay magkaroon ng katuparan. Maraming salamat, Lord. Ingatan mong bawat isa sa pag-uwi. Alisin ang mga hadlang at kami, Panginoon, ay makarating sa bawat tahanan na taglay ang kagalakan, ang kagalakang dimasayot sapagkat, Lord, tunay nga na tinanggap namin ang tunay na revival, tinanggap namin ang tunay na pagpapala na direktang galing sa iyo. Maraming salamat, Lord. We give you back all the glory. We give you back all the honor. We give you back all the praises sapagkat karapat dapat kang purihin. Karapat dapat kang sambahin sapagkat tunay nga, Panginoon, sa buong taon, hindi mo kami kailanman iniwanan. Bagkus, Lord, kami ay patuloy na finid ng iyong unfailing body word of the Son of Man. Maraming salamat. Tayo namin ibinabalik lahat ito in your mighty name. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen, amen, amen. God bless po sa bawat isa. Advance Happy New Year.